Yung chief, mga kababayan, ng Sugar Regulatory Administration or SRA, si David Tadeos Alba, biglang na goodbye. Pangalawa na to, una si Rafika, Herminildo si Rafika, last year, nag-resign. Ngayon, mga kababayan, yung kanyang ano, yung pumalit sa kanya, itong si David Tadeos Alba, biglang nag-resign na rin. Iyan yan, Mr. Marabillas, ano na nangyayari sa ano, sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Bakit niya sunod-sunod yung mga nagsisipag-alisan? Ang ibig sabihin lang naman yan, mga kababayan, hindi siguro kaya yung trabaho or maybe may nasilip. Di ba? May nasilip, mga kababayan, sa pamamalakad sa agency, kaya baka kailangan na niya mag-goodbye na tayo. Kasi may sumingaw po sa ano, sa agency, yung tungkol sa importation po ng 400,000 plus, 400,000, 440,000 yata yon metric tons, mamaya yung detalye, bigay ko sa inyo. Ngayon, may naunang biglang dumating. Hindi pa man dapat na dumating yung importation. May nauna. What? Nasilip ni Senator ano, Risa Hontiveros. Ayun. Biglang nagkasakit si Alba. What? Ito yung balita ngayon. Nagkasakit talaga niya, Mr. Marabillas. Iyon yung rason dito. Health reason po. Pag nagkakaproblema po sa opisina, laging ang rason ng resignation o pag-alis, biglang nagkakasakit. Ito ngayon po, sabi dito, Sugar Regulatory Administration Head David Tadeos Alba has resigned. Malacanang confirmed on Friday. Ngayon, making him the second SRA administrator to resign under President Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, siyempre, yung mga anti-Marcos forces at mga anti-Marcos vloggers na Marites, gagamitin na naman po ito sa propaganda para siraan yung administrasyong Bongbong. Sasabihin nila, wala nang tumatagal sa administrasyon ni President Bongbong. Nagsisipag ayawan na niya. What? Diba? Pero pag tinignan mo kung ano yung ano, kung ano yung problema, bakit ganon, baka may mga problema ang kinasangkutan. Sabi nga ng iba, baka niya kasi boundary na rin. What? Di ba niya, Mr. Marabillas, pag boundary, yung sa jeepney driver yon. Oo, pag naka-boundary na, solve na. So sabi rito sa balita, mga kababayan, Marcos said, Alba's resignation is effective. Sandali. Ito muna. Sabi rito, in a statement, Malacanang said, Alba visited Executive Secretary Lucas Bersamin on Wednesday, March 22, informing him of his decision to resign. Bersamin persuaded him. Bersamin pala. Hindi Bersamin. Bersamin persuaded him not to, but Alba cited his worsening health. Bigla nga pong nagkasakit. What? Ngayon, sabi rito, yung resignation po ni Alba is effective April 15 to prepare the appointment of his replacement. Ngayon, in a press conference, Agriculture Assistant Secretary Rex Estuperez
likewise confirmed Alba's resignation. We in the government come and go depending anya on the pleasure of the appointing authority. So, bakit ganon yung statement, mga kababayan, ni Isto Perez? Possibly, nag-resign, mga kababayan, si Alba, baka may pressure galing sa Palacio Malacanang matapos na may sumingaw. Nabaho, mga kababayan, sa importation ng asukal na dapat, hindi pa man dapat dumating yung mga asukal sa bansa. Yung announcement kasi po, sabi, first week ng March, darating, may na-advance, mga kababayan, na dumating, Pebrero pa. What? So, ang ibig sabihin, mga kababayan, may naglalaro siguro sa loob. Ganon, ibig lang sumingaw. So, sabi po ni Isto Perez, whatever his reason is, I have to read his resignation. But we have to respect Administrator Alba for his decision. Ngayon, sabi rito, SRA Board Member Pablo Luis Ascona mentioned earlier that Alba had submitted his resignation citing health reasons. In an interview, mga kababayan, Ascona said the SRA board was informed about this during the regular meeting on Monday, March 20 pa, adding that he and Alba have not personally spoken to each other about this. So sabi rito, mga kababayan, sa balita, Alba's resignation comes after Senator Risa Hontiveros alleged earlier this week that a sugar cartel of government-favored importers were raking in as much as $14 billion in profits. 7 months before this, in August 2022, Alba's predecessor, Hermenegildo Serafica, also resigned from the SRA following the unauthorized signing of an illegal sugar importation resolution. This resignation took place as controversies continue to rock the Agriculture Department, which is concurrently headed by President Bongbong Marcos. Di ano-ano yan, Mr. Maravillas, ang masasabi mo? Baka na-pressure po, mga kababayan, si Alba matapos sumingaw yung controversy. And the pressure, mga kababayan, siyempre, possibly galing sa Palacio Malacanang. Para hindi naman mapahiya for graceful exit, nag-resign na lang po siya. And as usual, sa mga ganito na resignation, laging yung kalusugan ang nagiging rason. What? Now, ito yung rason, mga kababayan, kung bakit yung ating Pangulo ayaw pang bitawan niya yung Department of Agriculture. Kasi ang daming problema po eh. May mga sindikato talaga, mga kababayan, na namamayagpag until today. Yung mga sindikato ng smuggling. Pero yung akusasyon po ni Risa Hontiveros na government sponsored, I think hindi man gano'n na lumalabas, kinukonsinte mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man siguro po gano'n. Kundi may mga within the department, kasi rooted na po siya sa napaka tagal na panahon, talagang naging playground ng mga smugglers. Grabe ka man niya, Mr. Maravilla. Siya man talaga po ang totoo niya. Naging playground na ng mga smugglers. Yung Department of Agriculture. Di ba? So, ayun.
mga kababayan, kaya gustong linisin muna ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may mga gustong lumusot. Ayon. Kaya siya ganon. Ibig lang sumingaw mga kababayan yung mga laro nila sa loob. Siyempre, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mawawala ng tiwala sa mga tao na iniligay niya. So tama yung statement ni Isto Perez po. Ano yung sabi ni Isto Perez, Assistant Secretary po ng Department of Agriculture? We in government come and go depending on the pleasure of the appointing authority. Ang appointing authority po ay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya yung naglagay. Ngayon, nawala na siya ng tiwala dahil sa mga sumingaw na mga controversy na may mga lumulusot pa. So, malamang sa malamang, yun ang rason kung bakit nag-file ng resignation ito pong si Administrator Alba. Gets na ninyo? Yun po ang yun po yung ating theory. So anyway, tingnan natin sa mga susunod na araw kung sino yung ipapalit ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa nag-resign, mga kababayan, na SRA administrator. Yan man lang po. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman po yung application twice a day. You will look 10 years younger than your age. Anti-aging po siya, mga kababayan. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.